Hindi lang China ang marunong mag-angas sa dagat ngayon, dahil ang Pilipinas may sagot na din sa wakas sa pag-aangas ng China ngayon. Ayon sa nakalap nating impormasyon, sikretong dumating ngayon sa Pilipinas ang tinigaryang monster ship ng Chinese Coast Guard. Ayon sa PCG, na mataan di umanong nakikikumpol sa mahigit 30 Chinese militia vessel ang nooy barkong binabantayan sa radar ng US. Ayon sa AFP, illegal at bawal ang pagpasok ng monster ship sa West Philippine Sea dahil maliban sa intimidasyon at pananakot ang dala nito, lagpas-lagpas sa teritoryo ang pananakop at pagpuposisyon nito. Isang monster ship o higanteng barko ng China Coast Guard ang namataan sa West Philippine Sea. Sa isang tweet ng maritime security expert na si Ray Powell, na dating opisyal ng US Air Force, nasa bahagi umarito ng ayungin shoal na nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kasama ng higanteng barko ang kumpulan ng mahigit sa 30 Chinese militia vessels. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of National Defense at National Security Council ng Gildito. Wala pa rin tugon ang embahada ng China sa Pilipinas sa naturang issue. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, maring maglayag ang anumang barko sa open seas pero ilegal ang pananatili at pagkukumpulan ng mga ito sa bahagi ng Exclusive Economic Zone ng isang bansa. Ano kala ni dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardilesa na siya ring Solicitor General Weng noong 2016 na maipanalo natin ang agawan ng teritoryo dyan sa UN Arbitral Tribunal? Ibalik natin sa tribunal yung kaso, di ba? Salip na ito'y idulog daw sa UN General Assembly kasi mas maaasikaso sa UN Arbitral Tribunal daw po ito. Pero meron mga nagbababala na naman ng mga Senator Joel. Ah? Pag binalik mo yan doon, paano kung magbago ng desisyon, bumalik baka tayo? Baka mag-remand o something. O, yun, oh. Pero meron ng resolution dyan ng Senado, Weng, eh, no? Umihiling na itong gawin sa lalong madaling panahon. At nakausap kahapon ni Nympha, tsaka ni Isa si Senate President Juan Miguel Subirin. Sabi niya, suportado niya itong resolution na ito. Yeah. At marami din mga senador na sumusuporta rito. Kasi ang China ngayon na hindi na halos nakikinig sa mga panawagan. Wala nang ginagalang eh. Wala nang ginagalang. Panawagan ng EU, ilang mga ASEAN states na kumikilala sa Pilipinas na siyang nakakasakop sa teritoryong kinakamkam nila. Pero parang ano eh, parang para silang kabayo na nakatapalodo. Oo. No, yung end goal eh talagang yun lang kamkamin. Yun ang gusto nila. Iba kamkamin at domination dyan sa region na yan. Kahit na binabatikos na ng buong, ng maraming bansa, kahit pa yung mga mayayaman at kasing persa nilang, kasing yaman, kasing lakas ng kapangyarihan ng China, deadma sila. Deadma. No? Deadmatic sila, no? Eh, sa atin, pagka hindi ho tayo deadmatic gumawa. Deadmatic talaga. Deadmatic, o. pagka hindi tayo gumawa ng paraan, well, mukhang at purus diplomatic protest nang mga gagawin natin, eh talagang sasakupin nila yung lugar na yan. Agree ano? Naman ako doon. Kaya lang, yun nga, tangtimbangin natin. Paano nga naman kung kailangan meron kang alternatibong hakbang kung sakaling dumating ang punto nga na matalo ka. Ang sabi ni Senator Grace Pot, ni Senator Pimentel, hawak mo na panalo eh. Okay. Ang kailangan mo na lang, pag binalik mo pa, baka matalo ka sa second round. Okay. So wala ka ni ibang opsyon nun kung matalo ka. Ay, lalong maglalakas daw ang China. Pero kung hawak mo na ang panalo, ang hahanapan mo na lang ng paraan, paano mo siya maipapatupan? Yun ang tanong. Paano ba? Yun lang. Sa General Assembly ba na solution? Assembly UN General Assembly kaya ba yan? Malakas ang China dun Ha? Malakas nata China dun sa GA. Sa kasalukuyan, pinadedeploy naman ng Pangulo ang pinakamalaking asset sa karagatan upang tugunan ang pasikretong pagdating ng monster ship sa kalayaan. Ayon sa AFP, hindi natatakot sa monster ship ng China ang PCG, kaya't haharapin at itataboy nito palabas ng EEZ. Sir, nag-deploy ang AFP ng additional asset at tauhan dyan sa Kalayaan Island Group. Ano po ang layunin po nito at kahalagaan? Hindi ba delikado, sir, o mas magiging agresibo ang China dito sa Kalayaan Island Group dahil po nakabantay na tayo dyan? Pinagting natin ang ating pagbabantay? Meron namang ibang usapang pag-uusapan yung mga conflict, but sa mission po ng armed forces ay nandun tayo sa proteksyon ng tao. So this is a constitutional mandate that we cannot set up, but this is what the reason why the armed forces are established and so are the other government security forces. Mm-hmm. Base sa inyong monitoring, aerial and naval, ilang mga barko ng China ba ang inyong namataan na umaaligid ngayon dyan sa Kalayaan Island? Nung una po na monitor yung around 48
People's Armed Forces militia na nandoon sa area. Pero at base po sa monitoring ay halos hindi nagbabago yung bilang at tuloy pa rin ang... Gaano po kalaki ang asset na dineploy natin dyan, ang dinagdag para sa tinatawag na external security operations sa isla? I will disclose kung ano yung mga assets or ano yung bilang, but rest assured that the deploy additional assets will result to more coverages, more time in patrols that will benefit the... Mas magiging madalas ba ang ating pagpapatrolya dyan po, pati na ng Coast Guard upang bantayan ang Kalayaan Island? Magiging madalas po at ayon rin po ito sa direktiba ng ating Pangulo po, para natin na yung mga bagay na dapat ay inaneoy or nagbibinipisyo ang ating mga kababayan ay nabibigyan natin ng tamang proteksyon. Nasa mission po natin yan na mabigyan ng tamang proteksyon ang ating mga kababayan at ang tratado. At ito po ay ating ginagampanan sa pamamagitan po ng pag-deploy ng mga karagdagan ng asset ng Pilipinas. Kasama na rin po ang Philippine Coast Guard to make sure that they run the safety of our people there. Okay, so, ang pagpapalakas ba ng ating presensya dyan sa Kalayaan Island ay resulta ng ating mga nakaraang exercises, military exercises with Japan and the United States of America? Siguro partly dahil nagkakaroon din tayo ng mga capabilities and other part. But we can attribute most of the increase in improving internal security situation dito sa ating bansa. Humihingi ng coming from the communist group at saka yung sa local terrorist group. With that, we are able to redeploy forces from other areas to for territory operations. Nakahanda ba tayo sakaling maging mas agresibo ang China? No, dahil sa mas pinalakas na presensya natin dyan sa ating teritoryo. Ang pagpapalakas po ng armed forces, ang modernization na ginagawa natin ay hindi nakatuon sa isang bansa o sa anumang bansa. Ito po ay para sa ng ating protection lamang. Kasi we do not expect other threat groups as well, whether they are conventional or unconventional, that will threaten our security or national security. So, well, when you ask question, nakahanda ba tayo, siyempre, ito po ay ating sinumpaang tungkulin na dapat nating gampanan at ito po ay napakahalaga sa bansang Pilipinas. It may mean success on the part of our soldiers, but these are tasks that we would willingly perform because as the armed forces of the Philippines, our duty is to protect the territorial integrity of our country. Alam namin na sa misyon na ginagampanan ng aming mga sundalo ay medyo mahirap, minsan malalayo pa sa kanilang pamilya. Kaya naman po ang leadership ng armed forces of the Philippines sa pamumuno ni General Andres Presentino ng mga unified under ng major services ay pating matalas ang kanilang pagbisita sa ating mga detachments, sa mga military installation to make sure that yung kanilang moral and welfare, pati na rin po yung kanilang mga pangalan ay nabibigyan ng support because we know the sacrifice that are facing and doing just to perform job of protecting our people and state. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.